Sino nga ba ang mga young actors na sina Riz Miguel at Patrick Quiroz? At bakit putok na putok ang pangalan nila ngayon sa social media? Viral at kalat na ngayon sa iba't ibang social media platforms ang Instagram live video ng dating Pinoy Big Brother housemate at aktor na si Riz Miguel, kung saan isang nakakagulat at mabigat na alegasyon ang binitawan niya laban sa singer-actor na si Patrick Quiroz. Nitong Martes, October 11, ay nag-Instagram live si Riz, kung saan tila isang bomba na pinasabog niya ang di umano'y pangmomolestya sa kanya ni Patrick habang nasa lock-in taping sila para sa isang project. Hindi na binanggit ni Riz ang pamagat ng nasabing proyekto, pero nahulaan agad ng netizens ang tinutukoy niyang project kung saan kasama si Patrick, na walang iba kundi ang teen drama series na He's Into Her, na pinagbibidahan ng kapamilya love team na sina Bel Mariano at Donnie Pangilinan. Ayon kay Riz, hindi lang siya ang naging biktima ni Patrick, kundi pati na rin ang ilang babaeng kasama nila sa project na pinili niyang hindi na pangalanan. Samantala, kasunod ng revelasyon ni Riz ay naging number one trending topic kaagad sa Twitter at iba pang social media platforms ang pangalan ni Patrick. Maraming netizens ang nagulat at hindi makapaniwala sa revelasyon ni Riz tungkol kay Patrick. Hindi raw halata sa itsura ni Patrick na kaya niyang gawin ang mga alegasyon ni Riz. Bukod dito, kung totoo ang alegasyon ni Riz, siguradong makakaapekto ito sa career ni Patrick at maaari pa itong makulong dahil dito. Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na baguhan pa lang sa showbiz si Patrick, pero mabilis siyang nakilala dahil na rin sa taglay niyang kagwapuhan at talento sa pagkanta. Bago mag-artista ay isa ng YouTube sensation si Patrick dahil sa mga viral cover videos niya ng ilang kanta. Taong 2017 ay napanood din si Patrick sa isang noodle commercial na isa sa mga naging daan upang magbukas ang pinto ng showbiz para sa kanya. Tuluyan naman pumasok sa showbiz si Patrick noong 2018 matapos siyang ipakilala bilang bagong singing artist ng Star Music. Bukod sa pagiging isang magaling na singer, nagpamalas din ng galing sa pag-arte si Patrick nang mapabilang siya sa ilang kapamilya shows tulad ng Once Upon a Time, Spirits Reawakened at A Soldier's Heart. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga ang pagsikat ni Patrick at napasama siya sa ilang malalaking proyekto ng ABS-CBN. Isa na rito ang drama series na base sa isang popular na Wattpad series, ang He's Into Her, na sobrang pumatok sa mga manonood. Lingid sa kaalaman ng marami na parehong dating talent ng Rise Artist Studio, isang subsidiary ng ABS-CBN Talent Management, ang agency na Star Magic, sina Patrick at Riz. Matapos umalis sa bakuran ng ABS-CBN, lumipat si Patrick sa Kapuso Network, kung saan regular siyang napapanood sa Sunday musical variety show ng network na All Out Sundays. Maliban dito, napanood din si Patrick sa TV5 singing competition na Singaling, kung saan itinanghal siya bilang Ultimate Bida Oke Celebrity sa kauna-unahang Celebrity edition ng show. Kamakailan naman ay inilabas ni Patrick ang kanyang kauna-unahang original song na Dito Ka Lang sa ilalim ng Jazz Music Entertainment. Sa kasalukuyan ay bahagi ng Cornerstone Entertainment Incorporated si Patrick. Samantala, nagsimula naman ang showbiz career ni Riz Miguel o Riz Miguel Eugenio taong 2018 nang maging bahagi siya ng Pinoy Big Brother. Si Riz ay isang half Filipino at half American. Ang kanyang ama ay isang Pilipino at ang kanyang ina naman ang American. Mayroon siyang isang kapatid na babae na kasalukuyang kumukuha ng nursing sa Florida. Noong 2018 ay ipinakilala si Riz bilang bahagi ng Comstar Hunt kung saan binansagan siya bilang The Sporty Soy Heartthrob of Tarlac. Mabilis niyang nabihag ang puso ng mga Pinoy, lalo na dahil sa kanyang angking kagwapuhan. Kalaunan ay naging official PBB housemate naman si Riz matapos siyang magwagi sa weekly challenges sa reality show. Gayunpaman, maaga ring natapos ang PBB journey ni Riz matapos siyang ma-evict. Pagkatapos ng kanyang PBB journey ay agad na naging bahagi si Riz ng unang batch ng talents ng Rise Artist Studio. Habang nasa ilalim ng talent agency, ay ilang TV projects ang ginawa ni Riz. Kabilang na rito ang kanyang kauna-unahang serye na The Four Bad Boys and Me.
na isang digital series na ipinalabas sa kasagsagan ng pandemya. Sa serya, nakasama niya ang dating PBB housemate na si Kaori Oinuma na siyang naging kaparehas niya. Nakilala ang kanilang love team bilang Kaoris. Kasunod naman ang tagumpay ng kanilang serye ay muling nagsama sina Riz at Kaori sa first season ng His Into Her. Gayunpaman, agad na nabuwag ang love team ng dalawa matapos umalis ni Riz sa season 2 ng serye. Bukod dito, hindi rin itinuloy ni Riz ang serye nila ni Kaori na Love at First. Pumalit naman sa kanya bilang kapareha ni Kaori sa serye ang kapwa nila Star Magic at Rise Artist Talent na si Jeremiah Lisbo. Ayon sa pahayag ng ABS-CBN Films, kaya umalis si Riz sa serye ay dahil sa ilang personal matters. Kasunod ng pagbibitiw niya sa serye ay umalis na rin si Riz sa pangangalaga ng Rise Artist Studio. Base sa ulat, wala pang bagong talent agency na kinabibilangan si Riz. Samantala, hindi naman maiwasan ng netizens na isipin na kaya umalis si Riz sa His Into Her at sa Kapamilya Network ay dahil sa masamang pinagdaanan niya sa mga kamay ni Patrick. Matapos nga ang mahabang panahon ng pananahimik, ay nagsalita na si Riz hinggil sa pangmomolestya na ginawa sa kanya ni Patrick. Sa kanyang live ay matapang na ibinunyag ni Riz ang makailang beses na pananamantala sa kanya ni Patrick noong nakaraang taon. Iginiit niyang kaya ngayon lang siya nagsalita hinggil sa nangyari ay dahil maraming taong pumipigil sa kanyang magsalita tungkol dito, kabilang na raw ang kanyang management. Ibinahagi nga ni Riz na dismayado siya sa pamunuan ng ABS-CBN Film Productions Incorporated o ng Star Cinema dahil wala raw itong ginawang aksyon para tugunan ang reklamo niya. Samantala, pinabulaanan naman ng ABS-CBN Film Productions Incorporated ang sinabi ni Riz na wala silang ginawang aksyon hinggil sa nangyari. Sa isang pahayag, nilinaw ng AFPI na agad silang nagsagawa ng imbestigasyon kasunod ng reklamo ni Riz taliwas sa sinabi nito. Binigyang diin din ng AFPI na siniseryoso nila ang ganitong bagay at pinahahalagahan nila ang mga karapatan, kaligtasan at privacy ng kanilang mga artista. Pahayag ng AFPI. Contrary to the claims made by Riz Miguel on October 11, 2022, ABS-CBN Film Productions Incorporated immediately conducted an investigation upon receiving his complaint in December 2020 and swiftly took appropriate action to protect the rights of everyone involved. AFPI takes this matter seriously. The safety, dignity, and privacy of our people are our utmost priority. Ilang kasamahan naman ni Riz na sinubukan din umanong molestyahin ni Patrick ang pinatotohanan ang alegasyon ni Riz. Isa na rito si EJ Panganiban. Narito ang pahayag ni EJ. Finally, nagsalita ka rin bro Riz Miguel. Kala ko kakalimutan na lang natin. Saksi kami niyan sa HIH and tinry niya din kami maging victim. But he failed. Makikitulog daw siya, etc. sa room namin sa lock-in taping. Kasi close na pinto nila. And nung tulog ako, nag-attempt siya halikan ako and do his thing. Namimiss ko lang kuya ko, yan ang sabi niya sa akin. And after nun, di na ako nakatulog kahit may shoot kinabukasan. Yes, kaya mukhang puyat nung HIH. Wala talagang tulugan para bantayan tong manyak na to. Tama ka na, Patrick Quiroz. Gayunpaman, hanggang sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng anumang pahayag si Patrick, pati na rin ang cornerstones patungkol sa mga revelasyon ni Riz hinggil sa kanya.